Mamitas tayo ng alubate. Lika, tignan nyo. Ano? Upload kasi kung hindi problema ang USB ng aking camera, yung laptop ko naman. Parang ayaw akong pag-upload din ng mga bagong videos. Kamusta na kayo? Ang araw ngayon ay August 4, Wednesday, 1:18 PM ng hapon. Maganda ang weather ngayon dito. Hindi masyadong mainit at hindi rin naman masyadong malamig. So yun ang gusto ng katawan ko. So, sana okay lang kayo dyan kahit na alam ko ECQ na naman. Meron tayong juicing na naman na gagawin. Nakita nyo naman kanina, namimitas ako ng alubate. First time kong ilalagay ang alubate dito sa akin juice. At kanina rin, nakita ninyo, meron akong nabiling malunggay. So, ang ingredients ng ating juice ngayong araw na to ay ito siya. Yan. At inano ko na siya, pin-repair ko na. Ito yung 1 cup ng malunggay ang gagawin natin. Tapos ito yung alubate. Ayan o, alubate. Yung pipino or cucumber, tinanggalan ko ng balat. Kasi yung malunggay, mapait na yun eh. Hindi ko alam tong alubate kung ano lasa. First time ko nga maglalagay sa juice ko nito eh. Diyos ko dahi, ano kaya lasa nito? At bigay ng friend ko yun. Alam nyo yung mga friends ko dito, very loving. Thank you, Magnolia Danica, sa mga halaman, mga healthy plants na binigay mo. Ito, gagamitin ko yung alubate. Ano kaya lasa niya? Ang laki oh. Parang ano, isang kalahati ng pisngi ko. Ano lasa? Parang medyo-medyo madulas. Ano yung madulas na... Saluyot ba yun? Madulas? Ayun. Ayan, alubate, cucumber, at saka pinya. Yung nakita nyo kanina. Yung pinya na ilalagay ko dyan, half lang yung nilagay ko. Ayan o. Yung kalahati. Charan! At yung core, o yung pinakagitna, sinasama ko yan pag ako ay nag-juice. So, tara na, tayo ay mag-juicing. Mumahaba na ang ating video. At pagkatapos kong mag-juicing, tayo ay mag-chikahan ulit. One down. Ito na po yung ating juice. Pineapple, moringa, alubate, at cucumber. Struggle is real. First time kong nilagay yung pineapple, fresh pineapple, dun sa aking juicer. Tsaka yung alubate. Dahil slimy siya,
hindi siya masyadong, hindi ko ina-advise na i-juice yung pineapple at saka yung alugbate kasi slimy. Mas maganda i-blender o kaya i-shake. Magagawa tayo ng ganun. So, struggle is real talaga pagka gusto nating maging healthy tayo or humaba pa yung buhay natin. Kahit na may malubha tayong sakit katulad ko, stage 4 breast cancer. So, titikman na natin kung ano lasa. Slimy. Parang yung lasa ng saluyot. Ganun yung texture ng alugbate. Tsaka yung ano, ayan siya oh, slimy. Parang naging shake. So, ayan, tikman na natin. Bago po tayo mag-kamustahan, kwentuhan, tikman muna natin kung ano ang lasa ng ating powerful moringa, alugbate, pineapple, at cucumber. Pwede. Ang tapang nung malunggay. Pero, alam nyo, nag-blend yung lasa ng malunggay at saka nung pineapple, champion. Sarap. At, powerful yung juice na yan, syempre. Kasi, yung pineapple ay pampatuyo ng sugat. Kaya kung may sugat kayo, matutuyo yun. Pero ewan ko na lang kung ang sugat ninyo ay sa puso, hindi ko alam kung may, kung matutuyo. Hugot si madam. Siyempre, kailangan nating magpag-good vibes, diba? Dahil ECQ na naman dyan sa Pilipinas. Dito sa amin, hindi pa eh. Ewan ko, baka mag-ECQ din. Balita ko, ECQ na naman dyan sa Pilipinas dahil dun sa bagong variant ng virus. So, wala tayong magagawa, kundi kailangan nating i-enjoy, ipagpasalamat kung ano man yung mga blessings na meron tayo. Kahit na may malubha tayong sakit. Kasi kung magmumukmuk tayo, i-stressin natin yung sarili natin, tayo yung talo. Lalo na kung tayo ay may sakit, tas nai-stress kayo, kayo yung talo. Kasi yung virus na yan, walang pakialam yan eh. Siya nag-e-enjoy. Kaya dapat mag-enjoy din tayo. So, mag-juice muna tayo. Sabi ko, titikman ko lang eh. Ang sarap ng ano. Alam niyo yung nagpasarap sa kanya yung pineapple. So, yung mga benefits niyan. Mga benefits ng ano ba, pineapple. Ayan, ang magagawa ng pineapple sa atin. Siguro naman, familiar kayo doon sa benefits ng malunggay. Ang malunggay, napakaraming mga benefits. Ano yan? Powerful tree, powerful leaves. Tsaka yung ano niya, yung bunga niya, powerful fruits. At yung alugbate, first time kong inilagay sa aking juicing. Ito yung kanyang mga benefits. At yung cucumber, siguro familiar na kayo doon. So, yung apat na yan, makakatulong yan sa atin para gumanda yung ating pakiramdam. Kasi alam nyo ba, na yung ating mga kinakain at mga iniinom, meron niyang epekto sa katawan natin, sa emosyon natin, sa isip natin. Kaya kung ang kinakain natin ay mga unhealthy, sasabay yan. Ang magiging epekto niyan sa ating katawan, sa ating emosyon, pangit, magiging lagi tayong negative, lagi tayong malungkot, lagi tayong iiyak. Ayoko naman ng ganun. Nung malungkot, lagi umiiyak. So kahit na kahit ano pa yung nararamdaman natin, kahit ano tawag doon, kahit na stage 4 na yung sakit natin, terminal yung sakit natin, meron pa rin mga dahilan para maging happy tayo. Ito ha, yung mga binanggit ko ditong mga ingredients, makikita nyo na dyan sa Pilipinas ha. So, baka sabihin nyo sa akin kasi may mga viewers ako, Madam, wala kaming makita ditong kale. O sige, umisip naman ako ng ingredients ko ngayon na
meron dyan sa Pilipinas. Ay, kukwento ko nga pala sa inyo yung ano. Yung last video ko kasi, yung nagpunta ako dun sa aking bagong hospital, na malapit lang dito sa bahay namin, 5 minutes away. Can you imagine, ang dami naming masisave. Makakapag-save kami ng time, ng money, at saka ng effort. Kasi dati dun sa hospital na pinupuntahan ko, ang layo, diba? Pagod kami sa biyahe, kailangan pa namin mag-rent ng hotel. Tapos, pagkatapos ko magpa-check up, tatravel na naman kami, pa-uwi. Eh, ang travel dun, 4 to 5 hours from our house. So, kailangan ko talaga mag-stay sa hotel. So, ilang years yun? Parang more than 2 years or almost 3 years. Ganun ang ginagawa namin, nakakapagod. So, salamat na lang kasi yung bago kong hospital at saka bago kong oncologist, mukhang okay. Alam nyo kung bakit? Gusto namin ni Kevin, painom muna. Yung bago kong oncologist, feeling ko meron siyang human touch. Kasi more than 30 minutes kaming nagkwentuhan. Tapos tinanong niya sa akin, ano yung ginagawa mo pagkagising mo ng umaga? Ano yung ginagawa mo the whole day? Gusto niyang malaman kung ano yung mga activities mo. Kasi gusto niyang malaman, gusto niyang magbigay ng advice sa mga pasyente niya pag nakakaranas ng depression, anxiety, ano pa ba? Basta yun, depression tsaka anxiety, meron daw yun kinalaman sa activities mo. O kaya dun sa kinakain mo. Kasi sinabi ko sa kanya, although ako, hindi ako madalas makaranas ng anxiety at saka depression, bihira! Mas madalas po akong masaya. Kasi napapaligiran po ako ng mga taong nafe-feel ko na talaga nagmamahal sa akin, yung mga kaibigan ko. Sobrang concerned sila sa akin. Nagpapasalamat ako sa inyo, yung mga kaibigan ko. Kasi kapag wala dito yung asawa ko, kapag nagta-travel siya, yung mga kaibigan ko, 24 hours, sinicheck ako, minimessage ako, ate, kailangan mo ba ng tulong? Kumusta pakiramdam mo? Ganun sila. Lalong-lalo na to si Alrose Traveler. YouTuber din siya. Alam nyo, kung gusto ninyong, halimbawa, mga matagal ako bago mag-upload ng videos, kung gusto ninyong maka-update tungkol sa akin, bisitahin nyo yung channel niya, mag-comment kayo sa kanya, magtanong kayo sa kanya, sasagutin niya yun. Kasi kung ano man yung mangyari sa akin or sa amin ni Kevin, siya yung unang-una naming i-inform dito sa US. Kasi siya yung malapit sa amin. Siyempre, pangalawa yung mga kamag-anak namin. So, kung gusto ninyong makabalita tungkol sa akin, kung naiinip kayo, bisitahin nyo yung channel niya at mag-comment kayo sa kanya. Love you, Rose! At marami pa sila, hindi lang yan si Rose. Yung mga kaibigan ko na madalas nagdadala ng pagkain dito, sinusurprise ako. Kaya nga, sabi nung asawa ko, hindi ko na daw kailangan magluto. Kasi halos every week, merong nagdadala ng ayuda sa akin dito, lutong pagkain. Yung kung ano yung niluluto nila, ito, yung friend ko na si Lala, yan. Pag ano yan, nagluluto yan ng pagkain, dinadala niyan ako dito, sorpresa. Magme-message yan sa akin. Ate, nasa bahay ka ba? After 5 minutes, nandito na siya at may dala siyang ayuda. At marami pa, ito yung friend kong to, siya yung nagbigay ng aking halaman. Ang dami kong halaman, meron akong luya, yun nga yung alugbate, kaya nga excited akong gumawa ng juice. Siyempre, so diba? Hindi ba naman gaganda yung pakiramdam ninyo na napapaligiran kayo ng mga taong nagmamahal sa inyo? Maraming maraming salamat sa inyo. At syempre, kasama kayong mga viewers ko dun. So, kung mahal nyo ako, mahal ko din kayo. Kaya nga, pinipilit ko na makapag-upload ng videos. Gusto ko sana mag-upload ng videos araw-araw kasi maraming nagre-request niyan na gusto nila may napapanood na bagong videos ko araw-araw. Kaya lang, hindi ko magawa kasi nga minsan masama pakiramdam ko. At minsan, masama din ang pakiramdam ko. De, joke lang. So, yung asawa ko din, everyday, 24 hours, sinecheck ako. So, paano kung mararamdaman na may sakit ako at saka nandyan kayo? Kapag naboboring ako, gagawa lang ako ng videos, parang nakikipag-usap na ako sa inyo, diba? Hello! So, maraming maraming salamat sa inyo. So, a-update ko kayo dito sa bago kong oncology. Sana siya na ang aking forever. Kasi ang lapit nga dito sa amin, 5 minutes away lang.
Tapos maganda rin yung hospital. At saka yung nurse, mababait sila. Diyan. So sana this coming Monday, August 9, meron na akong follow-up check-up doon sa aking oncologist. Wala pa kaming napapag-usapan na treatment na gagawin. Alam niyo kung bakit ko siya nagustuhan, yung aking oncologist. Sabi niya sa akin, "I will not force you to anything that you want to." Sabi niya ganun. So, ayun, maganda. Sabi niya, pero kung meron akong i-advise sa'yo, sana pag-isipan mo. Tapos, pwede mo ring subukan. Sabi niya ganun. Ganun siya magsalita. Napaka-caring niya. Naramdaman ko yung caring niya. Kasi, first time kong makipag-usap nga sa doktor ng ganyan. Ang tagal ha, more than 30 minutes. Tapos sabi niya, kaya niya daw hindi pa ako bibigyan ng treatment kasi gusto niya pag-aralan yung mga last o mga past few treatment ko. Kasi nga, sabi, nagulat din siya, magpa 5 years na ako. Sabi niya, "You are blessed kasi magpa 5 years ka na pero lahat ng vital organs mo ay okay pa. Salamat naman." At ano, mukha ka pang healthy. Minsan, sabi niya, siyempre, minsan hindi maiwasan na masama ang pakiramdam mo. At pag masama ang pakiramdam mo, siyempre, hindi rin maganda ang itsura mo. So, ganun po tayo. So, good vibes lang lagi, mga kabukol. Kung meron man po kayong mga nararamdaman, count your blessing. Isipin po ninyo kung ano yung mga blessings na meron kayo. Tapos, kumain or uminom po kayo ng mga healthy para po mag-iba yung takbo ng inyong isip, maging positive kayo at good vibes at happy. So, yun lang po ang gusto kong i-share ngayong araw na ito sa inyo. Alam nyo, may aftertaste, matapang, nagre-react yung chan ko dahil sa malunggay. Yung malunggay, alam ko, maanghang eh. Nagre-react siya. Parang ano, alam niyo yung uminom ako ng matinding antibiotic. Ganun yung nararamdaman ko, pero okay lang. Ang sarap. So, paano mga kabukol? Thank you for watching. Sa inyong suporta, maraming salamat. Ingat kayong lahat dyan. Sana matapos na tong COVID na to. At sana magkita-kita na tayo in person. So, till my next vlog, love ko kayong lahat. Bye!